Ayan, mga Katarnilla, meron din kami dito ng EFI cleaning na on the click. Ayan. Ayan yung kasama sa package namin. CBT cleaning. Tapos, i-tune up din. Tapos, linis throttle body tsaka injector. Ayan. Share namin sa inyo ngayon kung paano kami mag FI cleaning. Ito yung gamit namin pang cleaning. Ayan. Cleaner master. At ito yung pang diagnose namin. Isang smart garage siya, isang MST 500. Ayan. Share namin sa inyo kung paano kami mag throttle body cleaning tsaka injector cleaning. Let's go! Yan mga katornillo, unang-una babaklasin natin tong injector sa lalagyan niya. Yan, may o-ring yan. Yung o-ring tabi lang natin. Tanggalin natin yung injector dun sa mismong lalagyan niya. Ang gagawin natin, hihilahin lang natin. Yan, tanggal na. Ito yung lalagyan ng injector. Tapos ito yung injector. Tabi lang muna natin. Tapos, susunod natin, pag mag-EFI cleaning tayo, tatanggalin din natin yung mga sensor. Yan, ito tayo ng star. Ito yung TPS sensor. Throttle position sensor. Lagyan nyo dyan. Angat-angatin nyo lang yan. Medyo dahan-dahanin nyo lang. Pag nabaklas nyo na yan, may o-ring yan. Huwag nyo kalimutan na yan. Ito yung o-ring. Minsan, naiiwan yan dito. Ayan, yung o-ring. Huwag nyo kakalimutan din yan. Tapos itong auto choke. Tanggalin din natin yan. Tatandaan nyo lang kung ano yung mga una nyong binabaklas. Ayan. Tanggalin na natin yung pinaka-tornado niya na dalawa. Tapos, pag ginanyan mo yan, may o-ring din yan. Yan. Yan, malaki. Tapos, ito yung auto-choke valve. Yan. Yan, tignan nyo yung spring kung ano yung position. Parang naka-pyramid. Yan. Ganyan nyo rin siya ibabalik. Ah, ganyan. Ganyan. Ayan, tanggalin natin. Tapos, yung pinaka ISC, yung manual ISC screw niya, ito. Tatandaan na niyo yung pinaka ikot niyan. Simula open position to close position. Para may basihan kayo. Tsaka niya na lang ikakalibrate. Gamit yung diagnostic tools pagka naikabit niya na sa motor pag ma-under na. Ayan, papakita rin natin sa inyo mamaya kung paano mag-calibrate. Tatandaan mo natin simula open position to close position para malaman nyo yung opening nya. Ayan. 30 1 minute 1:30 2 minute 2:30 naka 2:30 siya. So, pag ganyan naka 2:30, ibig sabihin, nagalaw na to dati. Siguro dati bumababa na yung minor. Kaya, binukas yung manual ISC screw. So, yun, naka 2:30 siya ngayon. So, tanggalin na natin.
Ayun, nakita niya mga katornilyo. Sobrang dumi. Ayan, ayun yung nagkakos ng ano, ng namamatay, mababang minor. Ayan, ito itong pinaka-tip ng manualized C-screw. Ayan, sobrang dumi, sobrang daming carbon. Ayan yung nagkakos ng ano, ng erratic idle, tsaka yung papatay-patay. So yun, tatanggi. Pag-iwalay na natin yung mismong throttle body sa manifold. Gamit tayo ng 8mm na socket. Ayun, sobrang dumi rin ng manifold nyo. Sasalang natin tumamayak sa ultrasonic. Ayan, ito yung dalawang tornilyo nya. Tapos may o-ring din yan sa likod. Ito, pinaka-o-ring gasket. Katanggalin nyo rin yan. Ayan, ready na natin para linisin. Sasalang natin sa dito sa ultrasonic natin. Salang na natin yung mismong injector nyo dyan. Ang gagawin natin, unang gagawin natin, pipindutin natin yung pump. Ayan. Ayan. Kailangan kasi yung pressure nyan halos nasa 3 bar lang. Ngayon, nasa 4 bar siya, babawasan natin. Kasi ang bato ng fuel pump halos nasa 3.3 bar lang. Kaya isa-set natin yung pressure ng pinaka-pump ng machine, 3 bar lang. Ayan, nasa 3 bar na siya. Punta tayo ngayon sa unang-unang tetesin natin dyan yung leak testing. Punta tayo sa number 4. Ayan. Ayan tayo sa number 4 sa leak testing. Start natin. Che-check natin kung may leak yung mismo injector. Pag yan may tumulo, ibig sabihin yung injector nya may nagli-leak na. Pwedeng o-ring or medyo sublime na yung injector. Pero bihira pa naman tayo nakaka-encounter ng mga ganun. Ng mga ganong injector na hindi pumapasok sa leak test. Pero syempre kailangan natin i-test dahil yan yung pinakakasama sa package natin eh. Kailangan ma-check natin yung injector, throttle body, kung okay siya para walang problema si customer. Yan, ino-hold niya, kung na-hold niya mismo yung pressure na 3 bar. Yan, may oras yan. Tatapusin lang natin. So yun, pasado siya sa leak test, wala siyang leak. So re-reset lang natin. Yan, balik ulit tayo sa number 1. Dito naman sa idle testing, start lang natin. Yan, dyan na siya mag bubuga. Yan, nakita niya bumubuga na siya. Yan, patayin natin yung ilaw. Ayan, ayan yung buga niya pag naka-idle. Ayan, mag-focus ah. Ayan. Okay naman yung buga niya, hindi naman buo-buo. Tsaka yung pinaka-solution na yan, pang linis talaga ng injector yan. Yan, makikita na agad natin kung pangit yung buga ng injector o hindi.
Tsaka may sasama niya sa pagbuga yung mga dumi na parang ano naman kasi yung dumi na itong injector eh, parang mancha sa loob. Yung mga nagkukulay brown. Yun yung kailangan din ano matanggal para hindi mahirapan mag-function yung pinaka solenoid sa loob. Ayan, pag na-test na natin yan, susunod-sunurin lang natin yung nakalagay dyan sa function. Medium speed, high speed. Yung leak test, na-try na natin yan. Direct spray, simulation testing. Yun, ito yung auto-testing. Ito yung kahit iwan mo na lang yung machine. Tuloy-tuloy niya ng pag-aganahin yan. Ayan, natapos na yung ano. Drain muna natin, drain. Para matanggal yung laman. Pag natanggal na yung laman, punta tayo sa number 2. Start natin. Ayan. Bali, te-testingin niya naman yung medium speed. Ayan, nakita niya medyo lumakas na yung pagbuga ng injector. Kasi nasa halos 3,000 RPM ba? 4,000. Tsaka magkaiba yung buga ng injector ng Yamaha kumpara sa Honda. Yung sa Honda parang umiikot siya. Parang umiikot yung buga niya. Hindi katulad sa Yamaha na pababa. Ito sa Honda, umiikot. Umiikot yung buga. Base lang sa mga ano, sa mga ginagawa ko, yun lang yung napansin ko sa kanya. Nasa 4,000 RPM siya yung buga niya. Ayan, drain ulit natin. Pindutin lang natin yung drain. Yun lang, continuous lang yun. Ganun lang. Makikita niyo yung broken body mga tunay niyo, sobrang dumi. Ayan ah, tatlo sa mga lang din natin. Ito yung gamit natin na solution ah. Galing sa ano yan, galing sa Cleaner Master. Nila, tapos na natin linisin yung mga pyesa. Ayan, buuan time na. Ayan, malinis na. Ayan, naputi na rin yung throttle body. Ayan, malinis na. Yung manifold, yung mga sensor, IC screw. Ayan, buuin na natin. Ito na natin ano, yung injector lalagay natin sa bahay. Lagyan lang natin ng konting ano dito, pampadulas. Ayan. Tayo na. Ang petroleum jelly, konting-konti lang. Huwag yung sobra mapaglagay. Ayan. Paligaganto lang natin. Oh. May guide naman yan eh. Ayan, nalagay na natin. Tapos orin. Ito yung pinaka orin niya. Huwag niyo kakalimutan. Ayan, dyan nakalagay yan. Lagyan nyo rin ng konting ano, pampadulas, konting-konti lang. Ayan, tapos tabi nyo muna. Dito naman tayo sa
total body. Yan. Nung unang gagawin natin, pagkakabitin muna natin to. O-ring. Yan, itong o-ring na to. Ito sa likod. Yan. Kabit muna natin. Yan, pag naayos na yung kabit. Make sure nyo lang na dapat lapat. Tapos to, manifold. Yan, nakaganyan lang yan. Gamit tayo ng barrel. Kailangan na-align nyo rin. Tapos sunod nating lagay yung auto choke. Ito. So ito. Ayan ah. Ito yung spring. Ayan. Mga ganyan dapat. Nakita niya yung spring yun ah. Ayan. Nalagyan natin ganyan. Ayan. Ito natin lagay. Kabit na natin tong auto choke. Yan. Make sure lang na wala kayo nakalimutan yung o-ring, yung spring, yung bulb. Dalawang kamit niya. Tantyan nyo lang din yung higpit. Tapos susunod na natin tong TPS. Yung o-ring nya lagyan nyo rin ng konting pampadalas. Tapos maganda nyan, lalagyan nyo na agad dito yung o-ring. Huwag na dun sa mismong sensor. Yan, lagyan nyo lang dyan yung o-ring. Tapos TPS. Ay lang naman oh. Hindi naman kayo maliligaw dyan. Hindi nyo naman may kakabit ito ng nakaganon. Yan. Tapos may down nyo lang. Hindi nyo lang. Tapos yung screw nya. Nakabot. Yan, check nyo lang kung nakalapat. Check nyo lang kung nakalapat. Ay, may naganap kaya atin, be. Saktong higpit lang. Yan, bali nakabit na natin. Hindi na lang natin nakabit yung ISC, manual ISC screw. Yan. Pagkakabit lang na ito, spring. Ayan, ganyan mo lang yung spring. Galang, medyo lagyan ulit natin pampadulas yung may o-ring kasi ito. May o-ring. Padulas lang. Spring. Tapos, yan, lalagyan natin dito. Bali yung bilang natin kaganina. 2 minutes, 2 and 30. Bali, dalawang buong ikot tsaka kalahati. Doon muna natin siya isiset tapos tsaka natin ikakalibrate ng diagnostic tool. Makikita natin din yung para makuha natin yung tamang ano niya, timpla ng hangin.
Yan, saradong sarado na to. Ayan o. Ayan, nakita nyo. Ayan na umikot. Pero huwag nyo papersin. Ayan lang. Sandaanan nyo lang sa inyong pinakahangganan niya. Tapos, kaganina naka 230 siya. Dalawang ikot kalahati. Set lang muna natin doon. One minute. 1:30. 2:30. Ayan. Tsaka natin siya mamaya ikakalibrate pagka nasaksakan na natin ang diagnostic tool para mas accurate yung pagkuha natin ng tamang hangin para umukay yung pinaka-idle. Ayan. Tapos ito yung injector. Lagay na natin. Ayan. Hindi yan lang paglagay niya. Ayan ah. Buo na natin yung throttle body. Tapos na natin siya linisan. So ayan mga katarnilyan. Nakabit na natin yung bagong linis na throttle body. Ayan, da-diagnose na natin siya. Gamit yung Dr. Rapi. Ito yung pinaka-kilay niya. Sasaksak lang natin dyan yung socket. Tapos on natin. Pag in-on natin yung susi, mag-on na rin yung diagnostic tool natin. Ayan. Kakalibrate natin gamit yung Dr. Rapi. Ayan. Punta tayo sa diagnostic. Punta tayo sa Honda. Bali, ano pala to? Click. Click 150i. Ayan. Kailangan dito tayo pumasok sa click 125 kasi pag sa iba sa click 150 hindi makukuha yung tamang temperature. Dito tayo papasok sa click 125. Ayan. View muna natin yung parameter ng di umaandar. Ayan. Kanina pinainit na tayo. Ayan, 97 na yung temperature. Ayan, ayan yung short term fuel trim 998. Kailangan 998 lang yan. Ayan yung 1. Kailangan, pag nakaganyan, kailangan nating i-reset. 1.014. Kailangan 998 lang din yan. So, reset natin. Ayan, pagkatapos nating ma-reset, ayan na, erase error code complete. Balik tayo dun sa parameter. Ayan, yung STF 998. Ayan, nakita nyo, naging 998 na. Ayan yung pinaka-standard ng Honda. Tapos tingnan natin yung throttle position degree, naka 0.0 naman. Naka-close throttle. Iyan natin, pigain natin yung ano yung silinyador dahan-dahan. Tingnan natin yung throttle position degree kung walang problema. Ayan, dahan-dahan kung pinipiga pa full throttle. Ayan, okay naman, di naman nagda-drop. Highest reading niya 69.5. Magbabago pa yan, halos naabot yan ng 77. Pagka umander na yung motor. Ayan. Importante, hindi siya nagda-drop habang nakasagad yung throttle natin. Hindi nagda-drop yung throttle sensor degree. Yun ang pinaka-importante. Ayan. Ulitin-ulit natin. Dahan-dahan. Full throttle. Ayan. Magbabago pa yan pagka umander na yung motor. Basta yung magiging reading yan 77.0. Start natin yung motor. Yan, makikita na natin yung idle. Yung temperature, yung injector milliseconds, tapos yung battery voltage. So, ayan mga katarnilyo, nakalibrate na natin yung Honda Click na to.
Ayan na. Yung minor niya 1615. Ayan. Doon lang siya naglalaro. Tapos yung STF 998. Dikot eh. 998. Yun, tapos na yung click na ginawa natin, mga katornilyo. Take. Sana may natutunan kayo dun sa shinero namin. Peace out. Hard to breathe, but that's alright.